paano ko makukuha ang tiwala ng mga Pilipino nang hindi ako kinakatakutan? Ito dapat ang iniisip ng pulis para sa kanilang mga trabaho, para sa kanilang bansa. Kasi ito naman kanilang sinasabi at ito ang kanilang sumpa, to serve and to protect. Pagsilbihan tayo at protektahan tayo, hindi takutin at patayin tayo. Hello, ako si Rambo Talabong. Kinover ko ang Philippine National Police, ang ating pambansang pulisya. Naging kontrobersyal ang gera kontra droga ni Pangulong Duterte kasi madaming namamatay. Sikat ito hanggang ngayon kasi kita talagang epekto nito sa mga komunidad. Talagang kumunti ang droga, kumunti ang mga drugista. Ramdam to ng mga Pilipino, mas tumahimik. Pero ang kontrobersiya ay lumalabas sa epekto nito sa mga bagay na hindi masyadong napapansin ng mga tao. Ito ang mga patayan. Ito ang mga dugong binabayad ng ating bansa para patahimikin ang ating mga kalsada. Ito ang mga pinapatay na tao. At para sa maraming Pilipino, katanggap-tanggap ito kasi hindi naman sila ang naapektuhan. Hindi naman sila ang pinapatay. Pero ito'y mga buhay pa rin at ito'y mga buhay na kailangan nating ikwento. Ang mga dugo nila ay dugo pa rin ng tao, dugo pa rin ng ating mga kapwa Pilipino. Nangako si Pangulong Duterte na ititigil niya sa loob ng 6 na buwan lamang ang gera kontra droga dahil sa panahon na ito, wala ng droga, wala ng kriminalidad. Pero nakita natin na hindi niya ito natupad. At hanggang ngayon inaamin niya na hindi niya talaga nakita na ganito pala kalaki ang problema sa gera kontra droga, na ganito pala kalaki ang kriminalidad at ganito karaming mga Pilipino ang nalulong sa droga dahil sa kahirapan. So, si Pangulong Duterte humingi ng maraming extension. Humihingi na nga rin siya ng tawad na hindi niya ito natapos. Pero ramdam pa rin ng mga Pilipino kung ano ang nangyari dito sa gera kontra droga. Tumahimik ang ating mga kalsada, pero sabi ko nga, ito ay kapalit ng pagpatay sa maraming mga Pilipino. At hindi lamang ito pagpatay ng mga pulis, pero mga Pilipino na pumapatay ng kapwa Pilipino kasi sila ay na-inspire, sila ay natulak ng salita ng Pangulo na maaaring pumatay sa ating bansa. Pwedeng kumitil ng buhay, especially, at ang kailangan lamang ay maging drugista. Alam niyo itong bilang, kung ilan ang pinatay at saka inaresto, talagang mahirap makakuha ng bilang na ito kasi yung mismong pagsusunod ng ating gobyerno, ang ating pagtatala, ay questionable rin. Naglabas tayo ng report ng higit kumulang 2,000 na bilang ang nawawala sa nilalabas na impormasyon ng gobyerno. So sinasabi ng gobyerno na 5,000 pa lang pinapatay. In actuality, ang kanilang nasa loob na mga dokumento, 7,000 ang binibilang nila pero hindi pa nila nilalabas. So, ang kwento dito ay hindi nilalabas ng gobyerno kung ano talaga ang rami ng mga taong namatay na sa gera kontra droga. Bakit sikat ang gera kontra droga? Ito ay dahil dama ng mga Pilipino na talagang kumunti ang droga sa mga kalsada, kumunti ang mga drugista, ang krimen bumaba. Totoo naman, nasa numero to ng gobyerno. Pero ang tanong kasi talaga, handa ba silang magbayad ng dugo na kapalit nito na ipagpatuloy itong patay na ito? Maraming mga Pilipino nagsasabi nga, ayon sa mga surveys din, na tanggap nilang nangyayari ito. Maraming mga Pilipino nagsasabi, nakausap natin na hindi naman to nangyayari sa kanila. Ang mga biktima lamang dito ay mga karapat dapat na pinatay. At siguro yan din ang kwento ng ating bansa na ito'y pinapalampas natin as long as hindi tayo naapektuhan, na handa nating isakripisyo ang ating kapwa, na merong gantong patayan sa mga paligid, basta hindi tayo naapektuhan. Kahit si Pangulong Duterte, ikinahihiya ito, yung mga tinatawag nilang collateral damage, mga biktima na napatunayan talaga na inosente sila, Kian de los Santos, pati mga collateral damage, mga batang namamatay dahil sa mga operation. Ito yung mga bagay na maaaring maiwasan kung mas magaling sana ang ating mga pulis, kung meron sana silang mas swabing operasyon, kung meron sana silang mas maayos na sistema, kung meron silang tamang mga equipment para matino at maayos ang katilang operasyon, pero wala sila. Alam nyo kasi ang pulis ay institusyon na hindi perpekto. Mga tao yung mga yan. At bago pumasok si Pangulong Duterte, talagang talamak na ang korupsyon. Hindi na sinasabi niya, di ba, na magulo ang pulis, kailangan ayusin ito. At kung pinagkatiwalaan mo ang isang korup na institusyon para gumawa ng napakalaking proyekto,
kung binigyan mo ng napakalaking kapangyarihan ng isang institusyon na kurap at maraming problema, ang mangyayari, yung trabaho magiging kurap at saka may problema rin. Yan na nakita rin natin sa gera kontra droga. Kahit na effective man ito, meron pa rin talagang korupsyon, may mga problema. Hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin tayong reports na meron mga cotton cops, mga pulis na pumapatay, mga pamilya na natatakot pa rin sa mga pulis, sa mga komunidad. Ibig sabihin nito, marami pa rin talagang kailangan gawin. Ang internal cleansing na pinapangako ng pulis ay hindi pa rin nila ginagawa na maayos. Mahirap tong internal cleansing, alam nyo, kasi pinagkakatiwalaan mo ang isang institusyon na linisin ang kanyang sarili. Isipin mo yun, kung ang institusyon ay corrupt, tatanggapin ba niya na linisin ang sarili niya? Kung ang kanyang best interest, kung para sa kanya, para mas yumaman siya, para mas maging makapangyarihan siya, ay pagpatuloy ang kamalian. Willing ba nilang pakawalan itong kapangyarihan na ito? Yung internal cleansing na ito? Kaya ba niyang linisin ang sarili niya? Itong masakit na prosesong ito? Alam niyo ang imahin ngayon ng pulis, kinatatakutan sila. Dadaling kita sa pulis, ipapapulis kita. Pero hindi dapat kasi dapat tayo takot sa kanila. Dapat silang takot sa atin. Hindi naman sa may baril tayo o may karahasan tayo, pero dapat iniisip nila araw-araw paano ko pananatilihing ligtas ang mga Pilipino. Paano ko papanatili na may katahimikan sa ating mga kalsada? Paano ko ito magagawa ng walang pinapatay na Pilipino? Paano ko makukuha ang tiwala ng mga Pilipino nang hindi ako kinakatakutan? Ito dapat ang iniisip ng pulis para sa kanilang mga trabaho, para sa kanilang bansa. Kasi ito naman kanilang sinasabi at ito ang kanilang sumpa. To serve and to protect. Pagsilbihan tayo at protektahan tayo. Hindi takutin at patayin tayo.